Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my YouTube channel. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, para magbigay ng nakakakilig na update, mga kaaldab. Sino nga po ba ang hindi na naman nakapanood sa napakaganda po ng live ng Eat Bulaga? Napakarami pong kilig moments, mga kaaldab. Kung hindi nyo po napanood, eh talagang masasabi kong sayang na sayang, dahil napakaganda po ng mga eksena na pabor na naman po sa Aldab. Lalong-lalo na po kay Ninong Wally. Well, kung napanood nyo nga ito, mga ka-Aldab, eh napakaganda po talaga. Napakarami pong pangbubuli na ginawa ni Ma'am Alan o ni Wally kila Mengay o si Cheska kila Mengay at kay Tisoy. Ito po yung patunay, mga ka-Aldab, na napakarami pa rin pong issue na ibinabato, eh sila lang po talaga yung makakapagpapatunay. Kanina sa Itbulaga, mga ka-Aldab, napakarami po siguradong kinilig, hindi lang po ako, kundi yung mga taong lalong-lalo na po na nagmamahal po kila Mengay at kay Tisoy. Well, umpisa na po natin ang nagpapakilig po. Kanina po, mga ka-Aldab, eh nagtanong po si Bossy. Tinanong niya po yung mga EB Dabber Cards. Kumbaga, ano ang nagawa ninyo habang naka-ECQ? Well, ba't natawa ka, Mr. Destiny? Kasi mga ka-Aldab, eto unang-unang sagot po. Kaya po ako natuwa. Eh, ang sagot po kasi ni Mengay, nag-babysitter po ako ng mga pamangkin ko. Well, tama. Di po ba? Na sinabi niya pa yan. At ang pinaka maganda po rito yung sinabi naman niya. Ikaw, Alden, naging busy ka ba? Well, ang sagot po ni Tisoy, mga ka-Aldab, naging busy po ako na maghanap ng business at mag-OL game. Well, alam nyo na, mga ka-Aldab, hindi po ba? Ibig sabihin yan, mga ka-Aldab, well, pupuntahan natin itong sinabi ni Tisoy. Kailan lang, mga ka-Aldab, kailan lang may inilabas po tayong kumuha ng business permit ang mag-ama o ang magbiyanan? Walang iba kundi si Meng, si Tisoy at si Tatay Dab. Ibig sabihin lang, mga ka-Aldab, ito yung mga patunay na totoo po ang naglalabasang balita na pumunta po talaga sa Bulacan, sa Baliwag Bulacan munisipyo, sila Tatay Dab at si Tisoy. Kasi business, di po ba? Ano nga po ba lagi ang pinupost ni Tisoy? Alam nyo, mga ka-Aldab, unti-unti na pong lumilinaw at napapatunayan na po ng mga Aldab Soko na ang relasyon po nila Mengay at Tisoy ay nararamdaman na. Well, manihid na lang po, mga ka-Aldab, ang hindi po makakakuha. Dito, mga ka-Aldab, nahuhuli. Sabi ko nga po sa inyo, mga ka-Aldab, si Tisoy, siya po yung tao na madali mo pong mahuli. Kumbaga, magaling lang po siya mag-ingat. Pero pagdating po sa bibig, eh minsan po talaga nahuhuli. Pero ang kagandahan nito, mga ka-Aldab,
kaya niyang baguhin ng mabilisan. Yung tipong pag nabago niya na ay hindi mo na kaya pang iulit at itanong sa kanya. Yan po yung kagalingan ni Tisoy pagdating po mga kaaldab sa pagsasabi ng katotohanan. Nanalaman na po natin, ha? Kasi mga kaaldab, ikaklaro ko lang po, ha? Para po sa kaalaman ng lahat. Yung kumakalat po sa munisipyo na hawak po ni Tisoy na business, yung po kasi yung magpapagawa po ata siya ng McDo sa Laguna, sa Bulacan, na madadagdagan na naman po yung pagmamay-ari nila ni Mengay. At balita ko pa nga mga kaaldab, kasama po yung Shell na kung saan magiging business po talaga. Hindi ko po alam kung kasama si Tatay Dab sa business partner po nila Mengay at ni Tisoy, o parang si Tatay Dab na lang po ang kumakatawan sa business po ng mag-asawa, dahil wala nga po si Mengay at hindi nga po talaga po pwedeng pumunta at magpakita doon. Ngayon mga kaaldab, yan po yung pinupunto ko, kasi marami po nagsabi na hindi si Tisoy yun, nasa Laguna yan. Alam naman po at napakalinaw po nung nakasulat doon sa papel na hawak ni Tisoy, baliwag. Di po ba? Kaya nga nakakapagtataka sa mga naglalabasang ganun, hindi na po tayo nakakaporma. Pero ngayon mga kaaldab, ipinakita na at ipinaramdam po ng nila Mengay at Tisoy, di po ba? Common sense na lang po mga kaaldab sa mga hindi pa rin po makakuha. Kaya minsan po umapabor po talaga, lalong lalo na po kay Bossing, di po ba? Kasi siya lang po talaga yung may rason kung bakit po hindi maka, kumbaga hindi makaporma si Tisoy sa mga tanong. At naandyan po si Ninong Wally na kung saan talagang masasabi natin na iba po yung level pagdating po kay Tisoy at kay Mengay. Yung tipong binubuli na pero nagagawa pa nilang lumaban, na alam naman po nila na talagang may pinagdaraanan, hindi po ba? Gaya po ng sinabi po ni Mengay na dalawang beses pa pong inulit. Well, ewan ko lang kung napanood nyo mga kaalda ba yung sa segment po ng Bawal at Judgmental, talagang lumapit pa po si Kiska. Hindi po ba mga kaaldab? Lumapit pa po siya at inulit niya pa yung sinabi ni Mengay, na talaga naman pong natuwa lang ako. Natuwa po. Although siguro sabihin na natin, Mr. Destiny, hindi lang ikaw ang natuwa. Halos kaming lahat na nanonood, tuwang-tuwa sa ginawa ni Wally. Kasi ramdam namin, naramdaman. Well, ako nga po mga kaaldab, talagang sinabi ko sa sarili ko na eto na, malapit na po talaga tayo sa finish line, na kung saan mga kaaldab, nararamdaman na ng mga tao na mukhang aamin na po talaga ang dalawa sa Itbulaga. Yan po yung hinihintay natin mga kaaldab, ang pag-amin na lang ang kulang kila Mengay at kay Tisoy. Siyempre, saan pagaganapin yan mga kaaldab? Sa Itbulaga. At yan po ay isang napakalaking, kumbaga napakalaking pasabog na kapag ka sinabi nila yan, marami pong taong maglulundagan. Hindi po ba? Maraming tao ang malalaglag sa kanika nilang inuupuan, na kung saan po nagmamaneho at marinig yan ay hihinto. Hindi po ba? Well, wala naman po ako sasabihin na baka marami magbigti. Pangit naman po yun, mga kaaldab. Sigurado pagka sinabi ng dalawa yan, yung tipong mga kaaldab na nanonood ka, na hindi ka na makapagsasalita sa, kumbaga madamdamin yan yung pag sinabi yung pag-amin ng dalawa. Yung tipong seryoso, mga kaaldab. Yung tipong manonood ka at tututo ka. Pagkatapos mong manood mga kaaldab, magugulat ka sa sobrang saya mo. Well, correct me if I'm wrong mga kaaldab, ha? Sobrang saya mo, pagkatapos papatak ang mga luha mo sa mata, na hindi mo naman
ninanais, yun po yung iyak o yung patak ng kagalakan na napanood mo at narinig mo mismo kila Menggay at Tisoy ang napakagandang pag-amin. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, ay consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.